Hi guys, ito pala yung aming tinanim nung pandemic 2020. Ito yung aming tanim. So, ngayon guys, after 2 years, saka siya namunga. Is from ano siya guys, from crown. Yung tinatawag nating crown is ito. Ayan yung crown niya. Tuling siya dito, dyan yung tinanim namin. So, ito yung tinatawag na crown sa pinya. Ito yung pineapple fruits. Pwede mo siyang putulin dito at saka itanim mo. Yun namang sucker guys. Pakita ko sa inyo saan yung sucker. Mas mabilis din kasing tumubo yung mas mabilis mamunga yung sucker guys sa crown. So, yung tinatawag na sucker guys is galing talaga siya sa puno ng pinya. So, ayan yung sucker. Yan. So, ito yung tinatawag nilang pineapple crown. So, ito yung crown. So, yun guys, pakita ko sa inyo. Nag-harvest na kami nito guys. Yung malapit na siyang hill. Nag-harvest na kami nito ng maraming bunga. So, from crown, after 2 years, makaka-harvest na ng pineapple. So, ito yung mga tanim namin noong 2000 guys, yan yung tinanim namin. So, kaya hindi kami makalabas dahil nga COVID noon. So, nagbibisihan kami dito sa farm. Nagtanim kami ng pinya. So, yan yung bunga ng pinya ngayon. Ayan. So, yung iba nga, nahabis na namin. Ang lalaki. Ito yung variety na sobrang matamis at juicy. Kakaiba tong pinya na to kasi Del Monte Hawaiian. Yung pangalan nito is Hawaiian. Yung variety nito guys is Hawaiian pineapple. Yan yun. Malapit na siyang ma-harvest guys. Galing to sa ano, bukid nun. Yung crown niya na pinagtanim namin noon. So, galing siya sa bukid nun. Yan yung pinaghabisan namin guys. So, pag na-harvestan ito, so, susibol ulit siya dito sa gilid. Sa gilid niya, nanggawa siya ng ibang ano, sucker. Saka namunga ulit siya. So, pag ayun guys, kumapit na siyang mahinog. Yung iba, hinarvestan namin yung mga yellow sa bahay na. Ayan yung malapit na siya mahinog guys. Yan. Yung pineapple. Kunti lang yung nabuhay guys kasi na yung iba, nababad ko sa tubig. So, hindi pwede pala ibabad sa tubig yung crown kasi nga mabubulok. Ayan yung bunga. So, pagkatapos na itong ma-harvest guys, pag nahinog na siya, sisibol ulit itong si sucker. So, mapuputis ulit siya ng bunga dyan. Pagkakabunga na naman siya dito sa gilid. Yan sa gilid guys. Yan. So, pag crown yung tinanim mo is, mamumunga siya ng after 2 years, ito yung crown. Pero pag sucker naman, ito, mabilis siya magbunga guys. Siguro nasa 6 months lang, mamunga na siya. Kasi nga, malalaki siya compared sa crown. Mas malaki siya. So, mabilis siya mag-produce ng fruits. So, ayan guys. Yung mga crown na naman na, ano, tinanim ulit ng mother ko. Yan yung mga crown. Ayan o, yung crown ng pineapple, yan yung tinanim ulit namin. So, after 2 years guys, mamunga na naman yan. So, magtanim kayo ng pinya guys, is gusto niya doon sa, hindi siya na babasa ng maraming tubig. Yung parang bundok guys, yung parang nasa sliding. So, yan yung pinagkuha na namin ng bunga. So, yan yung sisibol ulit na sucker niya. Ayan sa gilid. So, dyan ulit siya mag-produce ng another fruits here sa sucker niya. So, ayan guys. So, yung iba kung tinanim na, siguro nasa 100 pieces yun ba, yung tinanim, yung binili ko na crown. So, binabad ko kasi siya ng tubig before ko itinanim. Tapos, umulan ng marami at binaha sila. Hindi sila nabuhay. So, ito lang yung pinya namin dito. Kukunti lang yung nabuhay. Yung 100 is patay lahat kasi nga doon siya sa medyo flat yung area. So, kailangan pag nagtanim kayo ng pinya, hindi siya flat. Yung parang sliding. Slide yung lupa niya para hindi sila mababad sa tubig. Para hindi sila mamatay. So, ayan naman yung iba nilang fruits.
Ayan, malapit na yan ma-harvest guys. So, hintayin na lang natin maging dilaw ang lahat ng part ng skin niya. Saka natin i-harvest para matamis talaga siya. So, ito na nga yung sucker guys. So, dalawa na yung next time magbubunga siya ito. Dalawa na yung fruits niya. Kasi dalawa yung sucker niya na magkasabay. Ito yung sucker niya. So, siguro pag from sucker, itanim niyo yung sucker ng pinya. After 6 months guys, pwede na kayo maka-harvest ng pineapple. Kasi nga, malalaki na siya. So, pag gusto nyo magtanim ng pinya, guys, mag-request kayo ng sucker. Kasi mas mabilis siya mamunga pag from sucker compare sa crown. Pero usually naman, nga binibinta talaga dito or pagbibili ka ng pineapple sa market is yung crown yung makikita mo. Bihira lang kasi yung sucker. At least kung pupunta ka sa pineapple farm. Kagaya nito. So, pag gusto mong magtanim, siguro mag-antay ka na lang ng 2 years kasi kadalasan na makikita mo sa market yung may kasamang ganito. So, gusto magtanim ng pineapple, ikakat mo siya dyan, saka mo siya itanim. Ayan guys. So, if you like my video guys, please subscribe and like and share and bell the notification below so that lagi kayong updated sa mga video ko na susunod na i-upload ko guys. So, mag-upload pa ako ng maraming kind of fruits. Ayan yung pineapple namin, guys. So, thank you for watching, guys. Bye-bye. Hanggang sa susunod.